Hello guys, good evening. So once again, magbabasa na naman ako ng story na hopefully makakapangilabot sa ating lahat. Title ng story na to ay Aswang or Wakwak. Okay, so tingnan natin. Ang story ko goes way back when I was still in high school. Dito sa isang lugar sa Mindanao. Mahilig ako mag-basketball, lalo na kapag may liga sa baryo-baryo. Nung time na yon, niyaya ako ng mga classmates ko na sumali sa isang liga sa baryo namin. Last game namin noon, and usually ang laro namin magsisimula ng mga bandang 7 p.m. Mga 9 kami lumakad papunta doon. Medyo may kalayuan ng baryo, pero nilakad namin ito sa kadahilan ng wala naman kaming masakyang motor. Papunta doon ay may madadaanan kang sapa sa may kanan ng mga puno na saging at niyog sa kaliwa. Ano ba yun? Okay, siguro ang ibig sabihin, papunta doon may madadaanan kang sapa sa kanan and then sa kaliwa may mga puno ng saging at niyog. Napansin namin na tila may malamig na hangin na dumadampi sa amin. Hindi namin ito pinansin kasi nga malapit kami sa sapa at medyo malamig na rin talaga ang paligid, pero ito iba talaga ang hangin ng mga panahong yun. Maya-maya, may nakasalubong kaming isang matandang babae na may tungkod. Sa bukid, ang pagtawag ng respeto ay i-greet mo siya, especially paggabi na. Sa amin, ang sabi namin, maayong gabi ng... So, magandang gabi na sa Tagalog, pero hindi man lang ito lumingon o nagsalita man lang. Nakailang beses naming sinabi yon bilang respeto, baka mahina lang ang paninig ni Lola. Pero wala pa rin. Okay, so dead ba si Lola? Naramdaman na namin ulit yung malamig na ihip na hangin at kinalabutan na kaming lalong-lalo na ako kasi open ang third eye ko. Paglingin ko sa likod ko, kitang-kita ko na nag-ibang itsura niya. Maniwala kayo sa hindi, ang matandang babae kanina na kasalubong namin ay naging isang maitim na aso na kasing laki ng kalabaw. Nanilisik ang mga mata at tumutulo ang laway. Walang pag-aalinlangan, nagtakbuhan na kami. Mabuti na lang at hindi sumulda kung ano mang yun. Hindi ko lubos akalain na makakita ulit ako ng mga maligno engkanto na katulad nun. Okay, so akala ko ang bakbak parang ano, yung parang manananggal. So kasi ang title nito parang aswang or bakbak. So hindi yung pala, ang bakbak pala is parang other term lang talaga ng aswang. Kasi nag-aan yung ano, hindi naman mo nag-aan yung parang tipong naging manananggal yung matanda. So parang hindi naman tipong wala yung katawan niya dun sa pangilalim niya, tapos nagkaroon siya ng bakbak na paniki and then kapangil or whatever. So naging aso lang naman. Mayon, for some reason hindi naman sila hinabol, ebang ko. Anyway, since napaka-ikli ng kwento, sobrang ikli, maghahanap ako ulit ng isa pang story para masaya. Ay ito, medyo maganda tong title na to. Ewan ko kung okay din yung kwento, pero tungkol ulit siya sa aswang. This time, kapitbahay na aswang ang title. Okay, hello. I-share ko lang ang naranasan ko sa aswang. Rest day ko noon and doon ako natulog sa bahay ng boyfriend ko since open na din kami sa mga parents niya. Okay lang, saka wala rin kasi silang kapatid na babae kaya natutuwa ang parents ko kapag nandoon ako. Bandang 9 ng gabi, nasa likod kami ng boyfriend ko, umiinom siya pero di naman lasing. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay. Then bigla niyang kinuha yung walis ting-ting. Sabi ko, anin mo yan? Sagot naman niya, basta. Tapos kinuha niya naman yung asin, medyo natakot ako kasi parang alam ko na ang mangyayari. Then nagsitahulan yung mga aso sa kapitbahay nila, samantala yung aso nila di man lang tumatahol. As in, nakakakilabot talaga yung tahol. Kasi yung mama niya may sakit at matanda na rin. Nabigla ako nung bigla niyang sinabo yung asin sa kabilang bakod, tapos sabi niya pumasok ka ng bahay. Natakot ako, tumakbo kaya hindi ako nakapasok, sabay sigaw niya ng umalis ka dito. So nagmura siya, PI mo.
Sobrang natakot ako that time. Naiiyak na ako dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko makakita ng aswang, tapos bigla na lang akong hinila ng boyfriend ko papasok ng bahay nila. Lumabas ang kuya niya para tulungan siyang palisin yung aswang. Pinagbabato nila ng bote, bato ng kung ano-ano, tapos pumasok na sila. Pinilit kong magkwento sa akin yung boyfriend ko. Kasi yung kapitbahay daw nila may matanda doon at sobrang tanda niya na hindi pa namamatay. Ang balita na din sa lugar nila yon, na yon, madami na din nakakakita doon sa matanda na gumagala daw tuwing hating gabi. Lagi daw yun nakikita sa mga may patay, sa mga bahay-bahay na may matatanda na may sakit at buntis. Nakakapagtaka kasi gabi lang daw yun nakikita. Sige lang daw ang lakad. At nakakapagtaka daw kasi yung mga aso lang daw ng kapitbahay nila kapag bandang 10 to 12, sige ang lulong at nakakilabot ang lulong. E sa bahay-bahay daw may mga aso din pero doon lang sa bahay na yun ang alulong ang mga aso. Kaya tuwing gabi talaga nakabantay sila para di makapasok ang aswang sa bahay nila. Yun lang po at salamat sa pagbasa ng kwento ko. Okay. So, I suppose yung parang pinaka-warning sign nila kapag nang maalulong na yung mga aso, baka nandun na yung hay, yung aswang nga daw na sinasabi nila. Eh pero kung, okay, well siguro ganun lang talaga yung prevention nila. Eh, hindi naman nila pwedeng ano, hindi naman nila pwedeng tipong, mga tipong sa sinaunang panahon na susunugin nila yung aswang, yung susugurin nila sa bahay, tapos susunugin nila yung bahay ng aswang. Siyempre baka pwede naman silang madimanda, no? Kasi wala naman talaga silang proof, hindi naman yung tipong kaya nila patunayan ng ganun-ganun lang yung ganung klaseng claim. So, ayun. Okay, so as kaya yung una napakaikli ng kwento and then hindi pa rin ako manasihan masyado. So, magbabasa ako ulit ng isa pang kwento. Okay. So, tatlong kwento na to sa isang video. Ang title ng story nito, dahil ang team natin ay Aswang, so ang title naman nito ay Tik-Tik. Okay. So, naniniwala ba kayo sa tik-tik? Ako noon, never. Siguro nga, hindi ka maniniwala sa isang bagay ngat di pa ito nakikita ng dalawang mata. Way back 1997, nung nagbubuntis ang mama ko, tik-tik daw yung kapatid ko. Siya lang ang tik-tik sa aming apat. 1993 nang lumipat si mama dito, pero si papa, since birth, taga-Valenzuela sila. Taga-Valenzuela yung tatay niya. Year 2007 or 2008, nakalimutan ko na kung anong year. Yung tita ng pinsan ko, doon muna tumira sa amin. Habang nagbubuntis siya ng 7 months hanggang manganak siya. I was in my elementary days noon, nang una kong makarinig ng sinasabing tunog ng tik-tik. By the way, si Ate Sita, not her real name, yung buntis sa first floor, doon siya nagstay. Underground tawag namin doon eh, kasi may hagdan pababa mula first floor. Mga unang linggo niya okay naman daw, pero mga sumunod na linggo ang weird na. One time may nakita siyang malaking itim na aso sa labas ng gate namin. Hindi lang siya ang nakakita noon, pati yung kapitbahay namin. Kami naman nasa second floor natutulog, gabi-gabi kaming binabulabog ng mga yabag ng paa sa bubong namin. Minsan parang may kung anong tumatalon sa bubong at yung pinakamalala mga 15 to 30 minutes na nag-iingay sa bubong, parang may nag-wrestling sa lakas ng kalabog. Sabi ng lola ko, siguro kaya ganong kaingay dahil nahihirapan hanapin yung amoy ni Ate Sita since nasa underground siya. Sinabihan niya kami na maglagay ng mga bawang at asin sa bintana. Pinahira na rin niya yung tiyan niya ng bawang. Ayun, unti-unting nawala at nakapanganak naman siya ng maayos sa bahay. Most unforgettable experience. Okay. Year 2009, nang mabuntis ang ate ko, July 2010 naman siya nanganak. Noong panahon na nagbubuntis siya sa unang niyang anak, sa isang kwarto lang kami natutulog, dun sa second floor. At yung kasambahay naman namin dun sa underground. Hindi ko makakalimutan ang pagbuntis niya noon dahil doon ko nakita na rin sa wakas ang famous na aswang, ang tik-tik.
So eto na, mga bare months na siguro doon, may mga gabi na nang may kumakalabog sa bubong namin. Naglagay na kami doon ng mga bawang at asin sa bintana dahil sa takot na matiktik ang ate ko. Pero hindi pa rin natigil eh. Eto na talaga, isang gabi late na ako nakatulog kasi nagpi-PSP ako around 1 AM noon nang biglang kumalabog na napakalakas ang bubong. Sa isip ko ayun na naman siya. So nagtalukbong na lang ako para makatulog na ako. Nung yung pwesto pala ng higaan ko ay nasa harap ng maliit na bintana ng sliding window na tinted. Walang kortina. So kitang-kita ko yung liwanag ng buwan. At sa bintana na yon, katapat namin ang bubong ng kapitbahay namin. Medyo manipis ang puting kumot lang ang gamit ko na that time nang magtalukbong ako. So aninag ko pa yung buwan. Nagtaka ako biglang dumilim. Unti-unti ko binaba yung kumot ko hanggang sa makita ko na yung humaharang siliwanag ng buwan. Nang ilabot ako sa nakita ko, may kung anong hugis tao na maraming tusok-tusok ang nakatayo sa bubong ng kapitbahay namin. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko kaya pumikit ako ng ilang beses pero anin pa rin siya. Napamura siya. Anong gagawin ko? Sabi ko sa isip ko. Nagtalukbong na lang ulit ako at nagdasal tapos maya-maya naninag ko na ulit yung liwanag. Wala na yung kakaibang nilalang na yun. Nagdasal ako hanggang makatulog. Kinaumagahan, pagkadilit ng mata ko, may ibon ako nakita sa tapat ulit ng bintana. Kakaiba siya ng kulay, kulay brown na kasing laki ng pusa at may tuka na singhaba ng lapis na katitig siya sa akin. Parang estatwa na hindi gumagalaw. Bumaba na ako noon at agad kong kinuwento sa mga kapatid ko. Tinanong nila ako kung ano itsura noon tapos ginugel ko. Image niya, nagulat ako noon sa image na yon katulad ng nakita ko. Dahil sa kakaibang experience na yon, nag-research ka agad ako noon about sa kanila. Ano ba to? Parang paulit-ulit. So basta nag-research siya, okay? So nag-research siya, then nung hapon na nagkapintuhan kami sa labas namin at ng mga kapitbahay, hindi ko na inuopen sa kanila yung nakita ko. Nagsabi na sila na ang ingay nga daw nung kagabi sa bubong nila. Noon sinabi ko sa kanila yung experience ko at sinabihan kami na magdagdag ng mas marami pang bawang at paglagay ng gunting sa may ate ko sa tabi niya. Hanggang sa mawala na nga yung ingay. Thank God, nakapanganak naman yung ate ko ng maayos. Nagbuntis ulit ang ate ko noong 2012 pero this time mas handa na kami. Although may nagtitik-tik pa rin pero hindi na siya ganong ka-wild. Parang thrice lang ng bulabog. Ayoko na magbuntis dito dahil sa sobrang takot, baka matiktik din ako. Sa mga taga Valenzuela dyan, may na-experience din ba kayo? Yun lang po, maraming salamat sa pagbabasa. Okay, so grabe naman yun, parang napaka-persistent naman nung tiktik na yun. Buti na lang talaga, handa sila, hindi yung tipong mga, ay naku, hindi yung totoo, parang ganyan, yung parang walang ganyan. Kasi yung mga naiisok sa mga ganun, hindi kapag namatay naman, parang iyak-iyak sila, tapos sabi nila, parang papilit nila ipapaliwanag na scientific yung nangyari, na baka talagang may ano lang, namatay lang talaga sa tiyan nila yung bata, whatever, ganyan. Eh kung ginawa na lang nila, wala namang mawawala, diba? So, gawin na lang nila yung maglagay sila ng bawang, ano ba naman yung mahirap mo maglagay ng bawang sa paligid mo, maglagay ng gunting sa paligid mo, maglagay ng asin. Gawin nyo na lang, wag na kayong parang tipong parang pinipilit nyo na maging modern, pinipilit nyo na maging parang maka-scientific, na parang pilit nyo, parang dinideny na may mga aswang talaga or what. Hindi lahat ng tipong hindi mo nakikita, hindi totoo. So may mga bagay na hindi lang talaga sadyang madali makita na kailangan, well, huwag mo na hintayin na ma-experience mo bago ka maniwala, okay? Maniwala ka na lang, wala na rin namang mawawala. So ayun lang naman. So thank you so much for watching. I hope you enjoyed the story. So take care and God bless. Bye-bye!